Ano ang mapapala kapag ang isang pasyente na may COVID-19 ay pinainom mo ng hydroxychloroquine? Ebidensya, yan ang meron ang chloroquine o hydroxychloroquine bilang magandang kaakibat panlaban sa notorious na coronavirus. Aba, kung nagtataka ka kung anong pinagkaiba nila, parang iPhone lang. Ang hydroxychloroquine ay ang upgraded version ng chloroquine. Sapagkat ito ay mas kaaya-aya. In short, less toxic. Kung ilalagay mo sa isang test tube ang virus na ito at hinaluan ng tamang dami ng hydroxychloroquine, napatunayan na hinaharang ng gamot na ito ang transmission. In Tagalog, ang paghahatid ng materyales sa paggawa ng virus. Kaya natitigil ang pagdami ng mga coronavirus. Datapwat, mayroong hiwalay na eksperimento kung saan ang mga critical tulad ng mga nasa ICU na patunayang walay magagawa ang hydroxychloroquine. Matagal nang gamot ang hydroxychloroquine. Hindi magastos dati nang meron sa mga drugstore at tried and tested na hindi nakakalason. Ganap na epektibo panlaban sa mga sakit tulad ng rheumatoid arthritis, lupus erythematosus, mga sakit patungkol sa pamamaga dahil sa defective na immune system. Pati sa mga sakit tulad ng mga masasamang lamok ng malaria, ito ay nagagamit. Special powers nito maging immunomodulator o yung magaling na tagapag-regulate ng immune system pabor sa mga sakit na nabanggit. Hindi lang kasi isa ang aksyon nito sa katawan. Marami. Para sa iyong kaalaman, sa loob ng 10 araw tuwing 8 oras simula ng unang tableta na may lamang 200 mg ang sinusubukang tamang pag-inom. Common side effects nito ay, syempre, tulad sa lahat ng gamot, andyan ang nausea, vomiting, headache. Dagdag dito ang pagbabago sa paningin at paghihina ng muscles. Posibleng nakakabahalang side effects naman ang allergic reaction, problema sa puso, problema sa pag-iisip, problema sa tenga, at napakarami pang nakalista. Kaya hindi ito basta-basta. Kailangan ng patnubay ng magulang at lalo ng isang doktor. Hindi po ito miracle drug para sa COVID-19. Ito lamang ay para maibsan ang pamamaga at paglala ng mga sintomas. Kaya patuloy ang pagdiskubre ng talagang naayon na vaccine na maaaring mahantong sa habang buhay na paghahanap. Joke. Huwag naman sana. For the meantime, ang Chinese National Guidelines at American FDA ay inaproba ito bilang pansamantalang alternatibo. Kesa na!